Oyster mushroom is the rich source of protein, vitamins, minerals, fiber, and other antioxidants. Like selenium protects body cells from damage that might lead to chronic diseases and help to strengthen the immune system. Oyster mushroom is low in calories, fat-free, cholesterol-free, gluten-free, and very low in sodium. Myself. What a wonderful world. What a wonderful world. What's up mga karengkengs? Welcome back to our channel. Ayan, for today guys, ang ating video is about yung pagpapalaki po ng ating oyster mushroom. Ayan, nandito kami sa bahay ng aming friend na si Eros Jacob. Siya po mag-e-explain kasi siya yung nag-aalaga ng mga mushroom kung paano po ito lumalaki and paano ito mine-maintain. Okay, let's get it on! Anong ginagawa, Eros? Para yung una kasi, pag gumagawa ka ng bagging, depende kung may machine ka, gagamitin mo siya. Pero pag wala ang machine, kailan mong bumili? Mura lang naman ang isang bag, papalo siguro ng 25 to 30 pesos. Ngayon, ang maintenance lang naman niya is, katulad nito, curing, both sa curing is, incubation. So, anong pinaka-first? Ibig sabihin, incubation is wala pang mga molds. Wala pa siyang katulad dito. Ayan, dyan palang lalabas yan. So, pag napuno na yan, magiging ganito na siya. So, ngayon, meron tayong tinatawag na scraping. Pag mag-scrape kayo, dapat malinis. At the same time, sa likod ng pag magagawa ng mushroom house, is, as much as possible, tela lahat. At laging binabasa. Tela siya. At medyo madilim. Yun lang. Ngayon, kung pwedeng makagawa ng, let's say, automatic, kahit gumitin, may momentum kayo, pwede nyo gamitin para automatic na lang siyang mag-spray ng tubig. Pero pag hiwalang spray? Pag wala, may spraying ako dyan na ginagamit. Ito lang naman siya. Mami, yan napakita. Bale, ito lang yung ginagamit ko, pang spray. So, kung makita nyo, may hose ako dito, ginagamit ko lang sa hose, is pang pader. Pero pag dito sa mga baggings, ito na yung ginagamit ko. Saan may spray dito sa harap? Hindi, kumbaga parang, let's say, bigyan natin ng example. Moist lang siya, hindi mo kailang basahin ng todo. Moist lang yung pwede mo gamitin. So, moist lang siya. So, moist lang siya. Hindi mo pwedeng buhusan literal kasi pag binasa mo yan, mangingitim yung ilalim. Tutulog. For example, kagaya dito, let's say, ito yung tinatawag na, contaminated. Hindi na siya po pwede? Pwede naman siya. Pwede mong hugasan. May mga paraan na pwede mong gumamit ng sabon, na katulad ng Tide. Ibabigal mo siya, hugasan mo siya para matanggal kasi hindi naman niya masisira yung helium niya eh. Helium niya to. Masilya. So hindi masisira. Ang mangyayari, papatay niya lang to. Pero yung etong mga puti na to, lalabas pa rin yung kanyang puti. So, ang puti na sinasabi na katulad nito is makikita niya naman, para siyang ang pakiramdam is parang foam. So, maglabas tayo ng example. Na-hot mo ito yung tulong na ito.
ito. Ito po siya, yung foam siya. Pwede yung hawakan, foam siya. Foam na siya. Ibig sabihin, ang dapat ang isang bag na bibili kayo, for example sa ganito, papalo ng isang kilo. Ngayon, pag na may maintain nyo na siya, aabot na lang siya ng parang kalahating kilo. Pag namumutik or mas less. Yun na lang. So, ito foam na siya. Possible, pero huwag kayo basta magtatakot kasi pwede nyo pa itong gamitin, i-recycle. Pero, tignan nyo rin yung paano nyo i-recycle to. Ilang days or weeks bago mag-grow ito, yung oyster? For example, pag ganito, mag-umpisa ka sa... Ang advice ko, mas maganda mag-umpisa ka sa kalahati na ang puti. Pag bibili kayo. Pero pag buong ganito, it takes 3 months. Pero naman, kapag napaputi mo na yan at magaling ka mag-maintenance, every 3 days, bunga ng bunga yan. 3 days, 4 days, 5 days. Bubunga. For example, dito, may mga pinheads tayo dito. Ito, tinanggal ko pa lang ito. Yan yung tawag pinheads. So, mga pinheads, mga ganito, tatanggalin na to. May scraping tayo. Ang gagawin nyo is blade. Bagong biling blade, punasan nyo, hugasan nyo ng Clorox or alcohol. Bago nyo, yung scrape tinatawag is babawasan nyo. Kasi pag, kunyari, for example, ito. Let's say example, ito puti na to. Ngayon, pag mag-i-scrape ka, pag puti na to, scraping is tatanggalin nyo na para lumabas ang pinheads. Pag lumabas ang pinheads, ito na siya. Yan na yung oyster. Ito na yung oyster na lalabas. Yun. So, ang ginawa ko dito kasi is example lang ng recycle na mga hindi na tumubo since may mga masigil pa siya. Re-recycle ko lang itong mga to. So, in-experiment ko siya, which is maganda naman ang kinalabasan kagaya. May mga puti-puti na siya. Molds yan, di ba? Molds na fungus. Ito, makong alanganin na ito. Ito, kung matagal-tagal pa ito. Ito, matagal-tagal pa. Pag ganyan, dinidiligan din yan. Kailangan nyo diligan to kasi yung temperature nito is dapat parang bedroom temperature. So, kailangan pala itong room na ito, kailangan laging basa. Malamig, basa. Lalo sa sahig, ang magbabasa is pader at sahig lang. Pero, usually, anong mas mabilis mag-grow ng oyster pag taglamig? Hindi, anytime yan. Anytime. Anytime of the year. Tutubo yan, basta maganda yung pag-maintenance yun. Kasi mayroon yung tumatawag na hanip. Yung mga hanip na yun, is mga insecto or bugs na dumadapo, makikita mo yung lumilipad na yung kasama, parang langaw, sinisira niya. So, pag nasira na yun, kakainin niya, hindi na masyado tutubo yung mushroom. So, mas maganda, well, it takes time talaga. At yung paggawa kasi nito, dapat hindi basang-basa. Normal lang. Pero pag namunga naman, no? Pag namunga naman siya, maraming siya. Yan lang talaga, parang baby nyo rin to, kumbaga. Parang baby nyo, katulad nito, kailan tanggalin to. Eto. Ngayon, pwedeng sabihin, katulad to, nag-yelo na siya. So, pwede nyo, kailangan nyo to, ihiwalay nyo na agad pag nag-yelo na siya. Saan ilalagay yan? Yan ay i-recycle? Hindi, i-scraping nyo or ihugasan ng tama ito? Yung sabon. Kasi kung gusto, sa hangin pa lang, pwede na agad siyang kumalat. Fungus. So, fungus siya. So, dapat scraping na talaga. Paalisin mo. Tulad niyan. Ito, kalahati nila pwedeng makuha dito. Pero tutubuan pa din yan. Tutubo pa to. Pero siguro mga ilang tubuan na lang to. Siguro magagamit po siya ng ilang tubuan. Siguro mga apat na beses. Ayun, natigyan mo meron. So, when it comes to bagging naman, maganda yung ganito para maiwasan yung insekto, lalo sa ipis. Pero pag ganito naman, ito na yung mga curing na tinatawag.
Huwag kayong bibili talaga ng puting-puting-puting na ha, kasi nagamit na nila yan. So, bibili ka ng medyo kalahating puti. Kasi maha-harvest, marami kayong maha-harvest. Sa isang daang bags, sa isang daang bags, marami na kayong maha-harvest. Mga ilang kilo yun, bro? Marami na. Siguro papalo ng 4 na kilo, 5 kilo. Ay, magkano isang kilo? Mahal yata kilo niya, no? Bale sa palengke is 1/4 niya is 75 pesos. So, 300 ang isang kilo? Parang ganon. Kasi ako nag-experiment ako, ginagawa ko is yung mga iba, kapag butas na siya, hindi ko na siya pinapacking tape. Ang ginagawa ko, pinapalitan ko ng supot. So, meron akong bagging bag. Pinapalitan mo siya. Katulad ito. Pagkakagawa ko dito is panibagong supot to. Yung mga laman nito, nilagay ko sa isang lalagyan, timba, pinaghalo-halo ko, sa ako nilagay. So parang ano, kinalabasan niya is parang ganito. So, kaya na meron na siya, nag-umpisa na siya. Yung mga whites niya. Nag-umpisa na siya. So ito, konting tiyaga na lang, lalabas na rin. Pag dumating na yon, lalabas na siya dito. Tapos saka mo siya bubuta? Saka mo siya iscrape. Pag sinabing scraping kasi, kumbaga, pag hindi mo siya iscrape, kunyari lumabas na to. Oo. Pag lumabas na to, hindi lalabas ulit yung mga ibang puti. Kakalat na yun sa gilid. Oo. Iscraping mo siya para may panibagong lupa ulit na nalabasan. Okay. Ayun. Thank you. Welcome po. Yes, sa mga tawag ito about sa insekto, as much as possible, huwag niyong lalagyan ng karton or kahoy. Tail ang gamitin niyo. At ito kasi improvise ko lang, baka lang gamitin niyo, mas maganda. Or kawayan. Para hindi siya nagkakaroon ng ipis or nagkakaroon ng insekto. Basta maintenance. Peace, bro. Thank you, bro. Thank you. Salamat din po. Ayan guys, tapos na namin interviewin ang aming friend na si Eros. Ayan, sana po ay nakakuha kayo ng mga information about sa pagpapalaki ng oyster na mushroom. As of now po, wala kasi siyang masyadong bunga kasi po kaka-harvest lang po nila. Actually, nagbigay sila sa amin ng yung mga bunga po niya ng oyster. Nilagyan namin ng sabaw with ampalaya na dahon. Ayan. Sana po marami kayong natutunan guys at saka sa mga gusto magpalaki ng mushroom. Ayan. Tignan nyo lang po or panoorin nyo itong video na to. Malalaman nyo and yung mga maintenance kung paano yung mechanics na pagpapalaki ng mga oyster. Ayan, madali lang naman siya guys, pero kailangan ititreat mo siya talaga as baby. Ayan, tsaka huwag kakalimutan na dapat walang insect para hindi makain ang ating oyster mushroom, okay? Sana po ay marami kayo nakuhang information and sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga latest na videos. Bye guys! Keep safe everyone!